Magandang umaga po muli sa inyong lahat at ang impormasyong pangkalusugan ay patuloy na umeere po para po sa inyo. Nandito na naman po tayo sa ating weekender show po natin ng impormasyong patungkol sa nutrisyon. Kaya let's all be excited po sa mga matututunan po natin patungkol sa metabolic syndrome. Yes. No? Kaya at least meron po tayong mga matututunan na naman na panibagong mga diet na pwede po natin gawin kung meron tayong ganitong klaseng problema sa ating pangangatawan. Meron po tayong dalubhasang nutritionist mamaya. Kaya patuloy nyo na pong i-share itong link po na ito sa mga kamag-anakan, kaibigan po ninyo para at least marami po tayong matutunan. Muli, ako po si Brother Conrad at nandito ako yung mga nagagandang mga co-host para po sa kanilang unang pabati po para po sa inyo. Hello, magandang umaga po sa inyong lahat at syempre laging nagpapasalamat sa Panginoon dahil kumpleto pa kami. Amen. At parang nagpapaalam na ako. Kompleto at nakarating ka pa naman natin. Kompleto, mami. Salamat doon sa magaling na driver, Sir Janep. Oh. Wow. Amen. Na lagi kong pinagpe-pray na huwag matutulog pag nagda-drive. Yun lang. Anyway, maraming salamat at good morning sa inyong lahat. Mm-hmm. At gusto ko lang magpa-shoutout sa akin bago ko umalis. Nako. Ma'am Sarina Rosales. Hello, ma'am. Hi, hello po. masarap mag-salad din yan eh. Oo. At siyempre, yung ayaw na rin magpapasok sa akin doon sa office niya. Nako. Randy James, Ding Ding. Bawal na raw ang lola doon. Anyway, hello pa rin. At siyempre sa mga kakosa at siyempre sa aking mga mahal sa buhay, ang aking uniko iho, ang aking mga apo, hindi ko daw sila binabate. Naku, sino ba yun? Ping-ping ba yun? At saka yung pong-pong, oo. At siyempre yung aking magandang manugang, mm-hmm. Oo. At si Cherry. Yeah. Sino pa? Ang mga kakosa. Yeah. Mga kakosa, hello tayo dyan. At enjoy-enjoy lang tayo lagi. At syempre, ano ko na rin si Sai. Oo, medyo nagtatampo. Hindi ko raw nababate. Gusto ko kasi team prep na lang. Yun. Team prep, mga taga-team prep. Hello. At alam ko naman nanonood kayo, lalo na yung Ara, no? Oo. Fans ko daw siya. Anyway. Si Uniko Iho. Parang gusto niya, milk tea. Oo. Sino pa ba? Yung mga team focus. Yun. Oo. At siyempre, ang new every morning. Yung, hindi ko alam kung director pa rin natin yun o ano, ex na. Oo. At siyempre, yung mga nandito, nagagwapuhan, Diyos ko, grabe ang dating ng ano, mm-hmm. Sir Ponching. Oo. At Sir Christian, Sir Ian, Sir Jao, Sir Janep, ewan ko yung Sir Chris, Nyesa, kung saan-saan naman nandoon. Ay, matindi naman. Aba, may dumarating pala dito. Maraming salamat. Alam ko, kasama ako dyan. Anyway, maraming enjoy tayo kasi alam nyo naman, pag nandito ang ating nutritionist, yes. At dietitian, lagi tayong busog. Ma'am, salamat doon sa mga advance delivery, mm-hmm. Na ano, ang sasarap, grabe. Man. Siyempre, pag ano yan, ng wellness, ano yan? Great. Get wellness, getaway. Getaway. Getaway wellness. Wellness, pambira. Mag ano po kayo dyan? Yeah. Order. Order po tayo dyan, grabe. Ang sasarap po. Mm-hmm. Yun lang po, baka naman dumami pa mga advertisement natin. Hello po, isang magandang umaga po sa inyong lahat dyan sa aming mga 67 viewers po as of this time. Magandang umaga po sa inyong lahat. All over the world ay aming kayong binabati ng isang magandang araw sa inyong lahat. At syempre, at ngayon ay Friday, weekender show natin. Makakasama uli natin ang ating nutritionist,
So maganda ho ang ating pag-uusapan, no? Hindi ko alam, meron din palang syndrome ang metabolism. No? So last week ay napag-usapan natin ang metabolism, so maganda continuation ngayon yan. Continuation. So yun lamang po, wala yata tayong mga birthday celebrants. So, Sir Benji Ostero, ma'am. Ah, si Sir Benji Ostero. Happy birthday, happy birthday Sir Benji. Kung nandiyan ka, nanonood ka, ay happy birthday po sa inyo. Yeah. At syempre, binabati ko rin ang nanay ko at tatay ko dyan sa C5, si Nanay Kaba at si Tatay Kaba. Yun lamang po at maraming salamat. Ayun, maraming salamat. At muli ay patuloy po tayo mag-enjoy sa ating programa pong ito at muli matuto sa mga tatalakayan po ng ating nutritionist at dietitian. Alright, so sige, tuloy-tuloy na po tayo para at least marami po tayong matutunan ngayong araw po na ito at magbibigay na lang konting recap si Ma'am Baby patungkol dun sa last na diniscuss ni Ma'am Ses last Friday. Sige po. Okay, so kanina nga na-mention ko po na ang ating topic last week ay tungkol sa metabolism. So sabi ng ating nutritionist, ang metabolism ay ito yung proseso, natural process po ito ng ating katawan na kung saan yung lahat ng ating mga intake po, it's either solid or liquid, ito po ay kino-convert ng ating katawan sa into energy. So may mga factors po tayong kino-consider din diyan. Ayan po yung age, yung yung size, yung body size ng isang tao at saka yung composition. So syempre kapag ang isang tao ay malaki, so mas mabilis din ang kanyang metabolism. So pagkapayat or petite, ayan ay yung mabagal din ang kanilang metabolism. At ganun din po yung kanilang age. So yung gender nila, kinoconsider din po natin ang gender ng isang tao sa metabolism. Syempre pagka ang lalaki, sabi nila ay mas mabilis ang metabolism ng mga lalaki. Okay, kaya mas madami silang muscle mass kaysa sa mga babae. So ganun din ang age. So yung mga mas matatanda, mas lumiliit na yung body mass nila dahil nga po mabagal na rin yung kanilang metabolism. Okay po, at wag po nating sabi nga ay ang kung alam natin na ang ating metabolism ay mabagal at tayo ay tumataba, wag po daw nating sisihin ang pagkabagal, pagkataba natin dahil mabagal ang ating metabolism. So may mga paraan po para tayo ay maging body fit, okay? Pwede yung i-increase natin ang ating mga physical activities at ang ating lifestyle ay pwede yun nating baguhin. So yan lamang po at susundan ho yan ngayon. Meron pa hong continuation na topic ang ating nutritionist ngayon. Yan lamang po at maraming salamat. Ayun, maraming salamat Ma'am Baby sa konting recap po na yan para at least meron tayong refresher doon sa tatalakayan po ng ating nutritionist ngayong araw po na ito. Alright, so sige, tuloy-tuloy na po tayo. Let's all welcome ang ating nutritionist. Walang iba kundi si Ma'am Cecil Ramos. Hello po, ma'am. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Yan, so sige ma'am, baka meron kang unang pabati sa ating mga live viewers. Good morning po sa lahat ng maraming viewers this morning. Salamat muli sa Panginoon na despite na mayroon po akong konting ubo at sinisipon, so nakabangon muli at makapag-perform ng aming ministry dito. Amen. Alright, so sige ma'am, at alam ko po marami ka pong tatalakayin ngayon na maganda. Kaya ibibigay ko na po sa inyo yung discussion. Yes, sir. So, bali, itong mga past few weeks ko na topic, may mga relationship din siya para at least yung learnings natin tuloy-tuloy, tapos talagang ma-apply po natin sa ating everyday na na health, di ba? So, yun. Ngayon po, pag-uusapan po natin yung regarding sa nutritional intervention in metabolic syndrome. So actually medyo malalim na to pero i-discuss ko na lang din to in layman's term na mas maintindihan po ng bawat isa. Okay, so ano po ba yung metabolic syndrome? So will you meron po ba kayong idea ano bang sir, ma'am, ano po bang ano nyo regarding metabolic syndrome? Ano po ba yung pinaka since mga medical background? So, meron po ba kayong idea? Ano po ba yung medical metabolic syndrome? Metabolic syndrome para sa akin, parang sa digestion,
or dun sa pag-absorb ng nutrients sa ating katawan, possible, ma'am. Possible, may konting ano, mm-hmm, relationship. Si si Doc Julie. Yung ano, yung pagkakaroon ng nararamdaman na kahit kain ka ng kain, mm-hmm, merong ganun, parang may something ka, may something bad sa body, ganyan. Okay. Actually, lahat po tama. Si Ma'am Baby. Yan. Ma'am, may abnormality sa kanyang digestion. Po. Okay. So, ngayon po, we will discuss, ano po ba yung metabolic syndrome? Okay. So, may definition po ito. Okay. Ang metabolic syndrome po is, metabolic syndrome is not a disease per se. It is a cluster of factors indicating a dysfunctional metabolism. Yun nga, tama. Talagang may something wrong sa metabolism po ng body natin. And this malfunctioning metabolism often does lead to deadly diseases. Ayun na. Dahil dun sa malfunctioning na yun, nagkakaroon tayo ng mga sakit-sakit. Okay. Diabetes, ganyan, hypertension. Yun po yung talagang pinaka-culprit ng mga sakit-sakit na yan. Okay. So ano pa? Having a metabolic syndrome damages our blood vessels and greatly increases our risk of diabetes, heart attacks, strokes, dementia, lahat na, name it. Okay? Almost. Okay? And many other diseases pa. So ngayon, kung meron kayong loved ones, relatives, friends na may mga ganitong sakit, basically po yan, metabolic syndrome po yun nagmula. Okay, so yun po siya. And then, ayan na yun. Medyo maliit lang. So the metabolic syndrome, yan yung body ng human, ayan na yun, yung mataas yung cholesterol, kasama yan doon, heart disease, diabetes, mga kidney problem, liver problem, yan na po yan. Yan na yung mga, kumbaga talagang effects ng yung metabolic syndrome natin. Okay? How metabolic syndrome begins? Paano po siya nagsisimula? You will ask, paano magkakaroon nun, di ba? The metabolic syndrome usually begins with insulin resistance. Okay? Hmm. Insulin resistance happens when our cells resist insulin. Hindi tinatanggap ng cells natin yung insulin. Okay. Ano po ba yung insulin na yan? Next po. Here's what's going on in our bodies. Normally, we change the sugar and starches we eat into yung magiging siyang glucose. Yeah. So, the bloodstream carries the glucose to the body cells. Insulin, hormone po siya na pinoproduce ng pancreas. Yeah. Okay. Yung pancreas, it ushers the glucose into the cells where it converted to energy para siya maging energy for us to use sa mga daily function ng body natin. Okay? Mm-hmm. You are insulin resistant if your cells don't want to accept insulin. Oo, yun siya. So, figuratively speaking, para siyang yan, meron siyang ganyan. Your cells have signs on the doors na, sorry, we are closed. Yan. So, bawal pumasok, kumbaga. May ganun yung cells natin. So, we already have all the glucose we need. Yun yung parang sinabi ni cells natin. So, next po. So, kapag nangyari yun, na ayaw tanggapin ng cells natin si insulin, the pancreas has to pump out more insulin. Parang, kumbaga sa gera, kailangan mo ng maraming soldiers para makapasok dun sa kalaban mo, di ba? Ganon din po ang pancreas. Magpuproduce siya ng more insulin para mas malakas yung effort to push it. Di ba sabi nga, door is closed. Ipupush niya yan. So, kailangan ng madaming effort to push it and keep the blood sugar levels from going too high. Mm. Ayan na yun. So, talagang yan sa insulin din. That's why the insulin levels of people with metabolic syndrome, yan yung mga pre-diabetes or diabetic ka na, are often high than the insulin levels of others. So, kumbaga, ma'am, parang ano to, talagang almost sakit talaga to ng diabetic patient, yung metabolic syndrome na to. Yes, opo. Talagang unang symptoms niya is yung sa diabetes, no? Sa insulin. Kapag talagang may problem ka sa metabolism. Oo, sigurado po yan. Kasi nga, more on sa insulin talaga siya, no? Yung kasi pag-accept ng cells mo dun sa mga glucose, yun nga, malfunction because of the metabolic syndrome. Opo.
Oh. Ayun siya. So, yan, tumataas na. Since si pancreas, papump ng maraming insulin, tumataas na yung blood sugar mo. Yeah. Kasi ang dami niya na pinoproduce. So, most probably, ma'am, mga ito, mga type 2. Type 2 diabetes to. Oo, kasi nagkakaroon ng malfunction eh. Kasi ang type 1, parang ano na eh, inborn ka ng meron ganun, na hindi na talaga nag-a-accept yung cells mo yes, ng ano. Or hindi na talaga nagpo-produce. Dito kasi, nagpo-produce pa rin eh, no, ng insulin. Hindi nga lang ina-accept. Kaya mostly yung mga diabetic po, nag-i-inject talaga ng insulin. Yeah, opo, oo. Yun. Ayun po yun. So, next po. Yan. How to tell? Paano mo naman masasabi na meron kang metabolic syndrome? Ito yun. Medyo ano to. Kailangan po talagang malaman ko natin itong lahat. Yes. Okay? Paano mo malalaman? You have the metabolic syndrome if you have at least 3 sa 5 criteria. Nako. Okay. Nako, ito na. Number 1, resting blood pressure of 130 over 85 or higher. Nako. Did you check your blood pressure this morning? Di ba? O yun. 130, 85. Oh, pagka naku po. Ano, one down ka na. May criteria ka na. Check na agad yan. Or, you are currently taking blood pressure lowering medications. Pag meron ka ng maintenance ng blood pressure. Opo. Okay, taas po ang kamay. Yung mga pero viewers ma'am, hindi namin. Lang naman yan isang beses lang. Yes, diba? Oo. Baka naman kasi mami, pagkakuha nila, isang beses uy, lang. One point na ako agad. Baka dapat yun ang isipin nila eh. Yung regular mo, tsaka yung resting ha, yung naka-rest ka, yung wala kang, walang hindi ginawa. Ka pagod, hindi ka puyat or something na mali. Basta yung okay yung body mo, naka-rest ka, mas maganda po yung pagkagising, doon ka mag-check ng blood pressure. Yeah, opo. Para hindi ka talaga, walang so, dapat, activity ano na ginawa. Tuloy-tuloy yes, na ganyan 130 ng pataas. 130, 85. Okay. So, yan. Ako never pa ako, sir, pinakamataas ko 120 nung pregnant. Pero, normally mga 90, ganyan, ganun kababa. Siguro rin, case to case basis na. Din yes, yan. Like for example, nagtitake ka ng mga medications na nakakapagpataas ng BP. So, mga hindi ganun. Mo rin pwedeng yes. mo... At saka, sir, meron din po yung hereditary, naman mo na tinagasakan. Kahit bata ka pa, hindi ka naman mataba. Bakit yung high blood ako? Ganun, may ganun po talaga ang case. Okay, number one yun ha. May nag-check na po ba sa inyo yan? Sigurado check ma, marami na po marami. Nag-check dyan. Okay. Mm-hmm. Naku, sana hindi maabot ng 3. Okay. Pangalawa po ay... A waist circumference of greater than 35 inches in women. Ilan ma'am? 35. Nako, buti na lang. Matay na. And greater than 40 inches naman sa men. Okay. Okay. Sa lalaki, sir, 40. So medyo, ano, kasi... Medyo, hindi ko nabasa normally, yun. Hindi ko nabasa yun. Normally kasi sa lalaki, diba, medyo malaki yung bone structure ng lalaki. So kaya 40. Medyo nahimasmasan. 40? Nahimasmasan. 40 ilang inches, po ba, sir? Ha? Ilang po ba yung waist mo, sir? Okay. 36 lang po, ma'am. Wow, grabe. Grabe, ah. Parang ginano ko nung anak. Okay. Pero yung pag-measure, meron tayong ano dyan. Merong... tamang pag-measure ng waist. Hindi yung sa upper ha, hindi yung sa baba ng chest, hindi yun ang i-measure mo kasi maliit yun eh. Okay, walang dayaan to. So, ito yung tamang measurement. 1 inch above dun sa highest part of the side of your pelvic bone. So, pelvic bone mo, kapain mo siya. So, 1 inch higher than that. Yun yung i-measure natin. O, kumuha na kayo. Tama ako, 36 na ako dyan. Kumuha na kayo ng tape measure. 36 na ako dyan. Yeah, parang ganun po. Yan, doon. Nako ha. Nako, ilan na ba ako? 31 yata ako. Nako po. Line of 3. So, ganun. Yun yung tamang check. So, meron na po bang check sa pangalawa dyan? O, mami na kayo. Okay. Okay, number 2. Number 3. An HDL, yun yung good cholesterol. Less than 40 mg per dl in men and less than 50 mg for women. Or if you are currently taking HDL raising medication. Pag meron ka nang minimaintain na cholesterol medication. Yun yung pangatlo. Saan yun makikita, ma'am? Di ba sa mga blood chem? Yes po, sa mga blood chem po. Diyan mo siya malalaman. So, ideally po talaga, we recommend na magpa-check po niyan. Mm-hmm. Kung wala naman talagang sakit, kahit once a year, or kung meron, every 6 months. Every 6 months. Kaya,
as per doctor's advice. Lalo kung talagang meron kang mga iniindang sakit. So, sa tatlong pong yan, sino po ang perfect po dyan? Perfect score, meron po ba? Meron ako, na yata. Sana wala. Sana wala, yun. So, pangatlo po yan. Pang-apat po natin is a fasting triglyceride level of 150 or higher. Yan, again, doon pa rin siya malalaman sa blood chem natin. Blood chem ulit yan. Kasi mayroon yan, kapag nagpa-blood test ka, andun na yung lahat, yung lipid profile, andun na yung cholesterol mo, HDL, lahat-lahat. Yung lahat, kasama na yung malalaman doon. So, kapag meron ka na rin minimaintain na medication para sa triglyceride, actually magkasama yung mga yan. Mm-hmm. Okay, actually, nalala ko bigla, no? Next week pala, ang schedule ko ng blood chem. Nako, pray natin na ano, lahat normal. Oo, yun. So, okay, number four. Number five, yung panglima natin, fasting blood glucose. So, yung FBS naman, for 100 mg or higher. Dapat 99 and below tayo. Okay. Wala pa naman pala. Okay, ako. So, buti na lang. Ano? Normal so, lahat yan sa akin. Very good. Amen. Okay. Parang ako din. Yes, wala pa wow, ako amen. Si Ma'am Baby. Ma'am, Doc Julie. Next question na lang. Talaga interview. Doble na ma'am. Doble na doon sa normal. Wow! Wow. Oh, ayos mo ma, di ba? Akalain mo yun. So, wala po sa atin din. Mas mataas ako doon sa mga... Ay, akala ko lower. Doble ka dyan po, ma'am. Ilan po sa lima ang meron po kayo ma'am? Cholesterol. Nag-isip talaga siya. Cholesterol po ba? Mataas ba ang triglycerides mo ma'am? Medyo ano, parang 62, ganyan. Medications meron? Meron. Ayun. Oh. Parang ganon, hindi na doon sa normal. Yeah. Ah, okay. Kasi okay. Nagme-medication na. Pero don't worry, meron naman tayong mga nutritional intervention para dyan. Para somehow, hindi na rin po lumala, di ba? Yun. So, yun. Okay. Next po natin is, what causes insulin resistance? Ito na. Para maiwasan na po natin, ano yung mga causes nito? Okay. Of course, number one yan, di ba? Nutrition tayo. Poor diet. Even in normal weight people, a diet high in fats and highly refined processed foods like sugars, white bread, dry cereals is associated with greater risk of developing insulin resistance and all other aspects of the metabolic syndrome. Doon pa rin talaga nagsisimula yan sa poor diet, poor eating habits. Yan pa rin ang culprit niyan. So, hindi porke normal ang weight mo, payat ka, hindi ka na at risk sa ganyan. So, posible pa rin kapag poor yung diet mo talaga. So, habang bata, gumawa tayo ng way para hindi mo makuha yung ganyang metabolic syndrome. Okay, number two, as always, inactivity. Yun, no? Galaw-galaw po tayo. Galaw-galaw. Always galaw-galaw. Okay? Wag mo nga hayaan yung isang buong araw mo na lumagpas yung 4 hours na wala kang ginawang physical activity. Okay? Yun po yung ina-advise namin. Pagka yung trabaho mo is more on sitting down, gumawa ka na ng way para hindi umabot yung 4 hours na diretsong nakaupo ka lang. Okay? Lalong-lalo so, lalo naman galaw. Yung mga pagtapos kumain, no? Yes. Kasi may pa humihiga pa nga. Oo. Oh, yan yung talagang delikado eh. Yes, oo. So, yon sa mga desk job, yung mga office job, yan. I-check ninyo yung lifestyle ninyo na sa buong 8 hours mo na nagtrabaho ka sa office, huwag mong palibasin 3 or 4 hours na puro ka lang nakaupo. Tayo-tayo, kaya kuha ka ng mga gamit. Para at least hindi talagang straight na nakaupo ka. Correct. Yun. Okay, number 3 na causes, smoking. Ayan, syempre alam naman natin yung naman bad si effects talaga ng cigarette smoking. Ewan ko ba. Lahat yan, okay? Tigil-tigilan na natin yan. Okay, gumawa na ng paraan upang matigil talaga ang pag-smoke. Okay, number 4, aging. Siyempre, hindi mo maiiwasan. Opo. Pag tumatanda talaga tayo, nakakaedad, tumataas din po yung risk nating magkasakit. Given na po yan. Kaya habang bata pa, habang hindi pa tumataas yung ayusin edad, na yung pagkain. Ayusin na. Para somehow, pagtanda natin, hindi na tayo mahihirapan dun sa yung mga sakit na pwede natin makuha.
mas madali siyang magagamot, kumbaga. Okay. So next po is, how do you prevent naman or reverse the metabolic syndrome? Ay, marireverse so, mayroon, pa siya, ma'am. Yes, meron oh, po. Kasi okay. Ano siya, modifiable yan eh, sir. Hmm. Hindi siya, pwede mo siya makontrol actually na magkaroon ka niyan. Ah, so okay. Yan, yes. Hindi siya permanent. Yes, yes. So may good news tayo doon, di ba? Hmm. Ito po yon. How do you reverse the metabolic syndrome? Number one, there is no magic pill, syempre, wala yan, that erases the syndrome. Pharmaceutically, syempre yan, tinitreat talaga yan ng medicine, okay? Yeah. Ayan, people take one type of drug, so specifically yung statins, ginagamit yan for mm-hmm. cholesterol, and another to lower blood pressure, another to lower, basta may mga specific na gamot para sa mga matataas na yan, and still others to treat high blood sugar. So, lahat yan may mga gamot. To date, wala pa talagang drugs na na-approve for insulin resistance. Mm. So, lahat yan parang kapag nandyan na, gagamutin mo. Pero yung pag talagang wala pa, walang gamot. Yeah. Pero, next slide please. Meron tayong, yan, the far better approach, one that treats the overall problem is the more natural way. Ito na. Dalawa lang talaga, a healthy diet and regular exercise. Yun lang, doon pa rin po talaga tayo babagsak. Babagsak pa rin talaga doon. Yeah, so, lahat nung kaninang diniscuss ko, insulin resistant, lahat yan, metabolic syndrome, dyan lang po talaga nagsisimula. Sa yeah. pagka po yung diet mo, tsaka wala kang ginagawa. Tapos, lahat talaga nung kinakain mo, puro mga toxins, ganyan. So, it also the most effective way because it targets what are often the roots of the problem. Yan, poor diet, lack of physical activity, and excess body fat, especially in the belly. Okay, remember din po specifically yung fat sa belly part natin, yan po yung iiwasan nating lumaki yung fat sa part na yan. Bakit? Kasi kapag marami po tayong fat, kasi diba yung sa belly part, nandiyan po yung mostly yung mga main organs natin, di ba? Yung liver, yung mga pancreas, di ba? Nandiyan lahat. At malapit po siya sa heart. Kapag tumaas po yung fat natin sa part na yan, nandun na yung risk mo sa mga heart diseases, lahat-lahat. So kung tataba ka, wag sa tiyan. Sa mukha na lang, parang ganun. Ay, grabe. Ganun. Kasi meron ganun, di ba? Oo, pag tumataba, meron. Ay, tama na ganun. Okay, may ganun. Package mo yan. Patty. Sir Patty Conrad, face. Example yan. Yung tumaba siya sa mukha talaga. Advantage pala yun. Sa mukha talaga yung nag-concentrate. Wag lagay doon sa lang, tiyan. Sir. Okay, so, yun. Kaya po talaga, we highly recommend na huwag po tayo magpataba, especially po sa belly area dito. Sa mukha na lang. Kung napapansin mo na, naku, parang may umuumbok na. Gumawa na tayo ng paraan, di ba? Ano na, magbawas na ng sugar, mag-sit ups na tayo, mag-workout na tayo. Talagang paghirapan po natin yung pagkakaroon ng healthy body, okay? Yun din, kapag napapansin mo na, kasi mayroong ibang, kasi depende po sa body type eh. Parang ako, personally, pag ako kasi nag-gain, lumalaki talaga yung braso ko. Pagka lumalaki yung braso ko, ito yung part na, ay, mukhang kailangan ko na. Although talaga may part din ng body ko na yung belly. Pero, yan, pag nakita ko na yung braso ko lumaki, kailangan ko talaga magkapaya. Ganyan, so may mga ganung part talaga. Meron din naman, sa legs naman ako pupunta, may mga ganun eh, yung mga babae. Yung legs ko talaga yung pero yung upper body nila maliit, may ganun eh. So, depending nga talaga sa body type ng tao. Okay. So, next po natin. Yan. Since mahaba po ito, yung metabolic syndrome, diet, and lifestyle, to be discussed po next week. Yun. Kasama na po rito yung pagkain, specific food, tsaka mag-suggest ako ng mga sample meal plan on how to do this po at home. Yan, yung mga yan. So, yeah. For next week na po yan. Alright. So, again, maraming salamat, Ma'am Ces, sa tinalakay mo na yan, no? At very exciting yung next topic kasi nga, at least, pwedeng maiwasan nga tulad nga ng sinabi ni Ma'am Ces yung mga, kaya wag na magtataka yung iba dyan na bakit kaya ako tumataba? No, bakit kaya lumalaki yung tiyan ko, ganyan, bakit kaya ganito pa, hindi naman ako ganong nagkakain. Yun nga, kasi nga, hindi ganong na-burn eh. May malfunction inside. May malfunction. May poor diet. Yun, oo. Kaya medyo maho-correlate din to sa dinidiscuss rin ni
ni Ma'am Sheila. Diba? Sa mga kinakain nga natin ngayon, eh talagang iba yung impact sa ating katawan eh. Kaya kinakailangan natin doble kayod sa ating pangangatawan kapag kumakain tayo ng napakarami at yung mga pinagbabawal. Ay, yung overall na dapat natin tandaan, yung healthy diet and exercise. Yun, no? Doon lang eh. Bumabaksak. Doon lang siya pwedeng ma-reverse talaga. Ano, dalawa lang, healthy diet and exercise. Yes. Pero kasi nga, sad to know na marami po talaga sa ating bagsak sa part na yun eh. Yeah, opo. Lalong-lalo na dun sa exercise, no? Oo. Pagdating dun, wala na. Pag sinumpong ng katawan. Oo, pag nakita na si Haring Araw. Wala na. Huwag na, init eh. Na. Init na, ayoko na. Oo. Parang papaya. hindi na. Saka minsan mo sasabihin, madami pang gagawin. Yes. So parang... Saka po, syempre po, discipline. Sobrang talaga lang disiplina muna. Discipline, saka yung, ano ba yun, yung talagang ipupursige mo, ipupush mo talaga yung sarili mo eh. Actually, planning pa din eh. Halimbawa, alam mo na yung schedule mo for a week, saan mo sisingit yung exercise dyan? Anong oras? Tama po yun, ma. Yes. Tapos, ano yung, yes, nakaplano na ba yung menu mo, ano yung uulamin mo for the week, tapos anong oras ka mag-workout, ita-timing mo yun sa mga meal mo eh. So, it's very important. Lahat po yan, diniscuss ko na kung paano magkakaroon ng ganang scheduling. Kahit din dun sa ano, kahit din dun sa impormasyong physical, di ba? Mm-hmm. Yung mga nag-office work, pwede silang kung ano pwede nilang mga exercises na pwede nilang gawin. Na hindi naman kailangan lumabas, Kaya ngayon ngayon sinasabi ni Ma'am Ces kanina na napahalaga na dapat wag mong papalipasin yung 4 na oras nang wala ang ginagawa. Lalong-lalo na after nung pagkakain, doon talaga mai-imbak yung kinain. Kaya huwag ka nang magtataka kung uy, lumalaki yung chan ko ah, mm-hmm. or hindi nag-i-improve yung ano ko, yung pangangatawan ko, kasi nga meron pa rin kulang. Tapos meron po akong suggestion regarding sa exercise. Tapos kung meron kang schedule na 3 times a week workout, let's say MWF, pwede ka doon mag-load ng food eh. Pwede ka doon mag-heavy calories, yes. Mm-hmm. Pero syempre, yung calories mo for that day, hindi rin sobra dun sa activity mo. Yeah. Parang ako, ang workout ko like 3 or 4 times a week. So doon ako pwede mag-load ng carbs. Kasi kailangan mo ng ano. Tsaka kasi after working out, you are still burning. Halimbawa, nag-workout ako ng 1 hour. Yung succeeding meal ko after workout, I'm still burning it eh. So iaayos mo rin yung time ng workout. Correct. Pero syempre, the next day, rest ka, huwag ka nang mag-load ng pagkain. Siyempre, wala kang activity Pero make sure na most days of the week, you are active. Yun. So, yun yung kailangan. Saka maganda rin, ma'am, ma-take note nila yung pinagkukuhanan na calories. Yes, opo. Oo, kasi minsan... Nag-load ka nga, pero McDonald's. Oo, diba? Yun. McDonald's. Kasi baka naman galing sa hindi maayos na calorie intake eh. Kahit sabihin mo, ang laki nung na-burn mo... yung kinain mo namang calories, excess pa rin. So, parang break-even or correct. Wala nangyari sa workout. Yeah. Possible na useless yung workout. Yun. So, again, kaya kailangan talaga malaman. Yes, hindi rin siya basta-basta talaga. At saka yung type ng activity mo, yan nga. So, since galing din ako sa fitness industry, so pwede ako mag-recommend ng mga type of workout na pampabilis talaga ng burning. Yun yung mga HIIT, tapos yung mga high impact, yung mga ganyan. May mga ganun kasing workout. Oo, madami talagang, kasi yan eh. Iba't iba kasi yan talaga. Yes, lalo na kung ano talaga yung goal mo sa pangatawan mo. Ano yung goal mo? Kung gusto bang muscle gain or belly, ano yung... Belly gain. May ganun palang. Belly gain. Oo, ano yung mga gusto nila. May mga ganun talaga. Lalo po talaga pag tumatanda na po tayo. Ako, guilty ako dyan na talagang iba na talaga yung metabolism kapag tumatanda. Kumpara sa mas bata. Po, mas i-effort mo na mag-workout the more you age. Ayun po. Alright, so again, maraming salamat Ma'am Ces dyan sa tinalakay mo na yan. Tunay nga na talagang malaking tulong yan sa mga kapatiran. Lalo kung siseryosohin nila yung paikinig po nila dito sa impormasyong nutrisyon na to. Kasi talagang very informative to, lalong-lalo na yung sa mga desididong magpapayat at gustong ayusin yung kanilang diet. No? Kaya if you have any questions po, feel free to ask dun sa ating comment section box. At habang naghihintay po kami, i-announce po natin yung mga winners for the past 2 days
ng ating programa. Okay, sige po. So ito po yung kahapon na hindi na i-announce. Sila po yung nanood last Wednesday. So nangunguna po ang South Border. Last Wednesday po ay meron silang 53 viewers. Last Wednesday, ma'am. Oo, last Opo. Wednesday. And then pangalawa po ang South Family, meron silang 49 viewers. And then ang Western Union, meron silang 43 viewers. Mm-hmm. And then East Family, meron 38 viewers. At ang panglima po ang Southeast, meron silang 35 viewers. So last Wednesday, yan. So ngayon po ay meron tayong parang mali yung binasa ko. Tama. Ito ngayon yung kahapon. Ito yung kahapon na nanood. Oo. Okay? So number one po ang nanguna, nagbago tama. Sila pa rin. Ang number one ang South Border pa rin. South Border pa rin. 52 viewers. And then ang South Family merong 48 viewers. Mm-hmm. And then ang Western Union 37 viewers. And then ang Antipolo Marikina meron 32. Pambira. And then ang East Family meron namang 29 viewers. Ayan. 29. So, yun, 29 viewers. So yan po yung mga first 5 winners po na mga taga-area po natin na consistent na nanonood sa ating programa. Congratulations po. Nasaan na ang wet bank? Ay, hindi ko po alam, ma'am. Yata. Medyo na ano yata. Nahuli. Masyado ng ano. Hindi na nababanggit. Oo nga eh. Mukhang nahuli na ang wet bank. Alright. So, sabi dito, ma'am, nanonood ang inyong Unico Iho. Si Hello Mami daw. Sabi ni Ayan. Hello, Ayan. Ayan pala, Ayan. Hello. All right, so may parang wala namang ganong mga katanungan ngayon. Mukhang napaka nagets talaga ng ating mga live viewers yung patungkol diyan sa metabolic syndrome niyan. Kaya maganda, seryosohin niyo po talaga itong mga tinatalakay dito sa impormasyong pangkalusugan, no? Para at least meron po kayong makuha at maisabuhay dun sa mga diet na dinidiscuss dito ni Ma'am Ces, no? So oo nga pala, meron pala tayong bagong announcement para sa ating promo, no? Karagdagan po ito, no? Para at least kasi iba parang hindi na sila nag-e-effort or parang ano na, okay na eh. Given na yung lima na lagi eh, parang ganun. Pero sir, ayon dito sa mga listahan, meron naman. Oo, lumalaban pa rin. Lumalaban pa rin. Meron. Oo. 13 ang pinakamababa natin viewers. 13 viewers. Oo. Kaya yun ang gagawin po natin. This coming June, dadagdagan po natin yung mga winners. Okay, wow. Dadagdagan po natin yung mga winners. Ibabalik po natin yung top 10. Top 10 na. Okay, top 10 po ulit. Pero, hindi na po siya yung, pinakamadami. Tawag nito, doon sa top 5 pa rin, 100. Okay, 100 pa rin. 100 na load doon sa top 5. Oo. And then doon sa top 6 to 10, ay 50 pesos po. Okay? 50 pesos po. Kasi syempre, nagsusumikap pa rin kasi ang mga yan eh. No? Na para at least meron pa rin silang matanggap. Saka malaking bagay ng 50 pesos. Eh, yeah, oo. Kung maiipon nila yon ng tuloy-tuloy, di ba? So, ganun po ang gagawin po natin. Top 6. Pero po, minimum of 15 viewers. Okay? Minimum of 15 viewers po para po makuha yung 50 pesos po na yon. Okay? Pero syempre, makakarating ka ng top 5, sigurado naman yan, mga 20, 30s, you know? So, yung mga top 6 to 10 po ay, 50 pesos po ang mapapalanunan po nila. Alright, so, ibabalik po natin, 10 na ulit na areas ang mananalo, no? Kaya, patuloy po na sumubaybay yung mga area leaders kasi syempre talaga sabi ko nag-e-effort pa rin yung mga yan, nagdi-distribute pa rin sila ng link na yan at marami pa rin silang hinihikayat na manood kaya bibigyan po natin sila ng pagkakataon na manalo pa rin, no, yung mga area leaders na yan mula top 6 to 10 po starting ano po yan, starting June, so next week Tuesday. Sakto.
Tama. June Tuesday. June na 'yon. May 31 alam ko 'yan, mm-hmm. 'di ba? So starting Tuesday po, mga area leaders ay 'yan po ang bago po nating pakulo sa ating load, kaya mag-start na po kayo mag-ipon. At alam ko po na talaga magiging magiging malaking tulong sa area po ito. Kahit 50 pesos lang 'yan, kung tuloy-tuloy kayong nananalo, ipunin ninyo at pwede niyo maibigay sa mga members ninyo, lalong-lalo na doon sa mga estudyante po ng PSS, no, na nangangailangan ng load. Kaya please, no, patuloy niyo lamang tong i-share sa mga members po ninyo. All right. So sige, mukhang inabot na tayo ng ating oras. Wala namang ganong mga katanungan, ma'am, 'di ba? Wala po. Okay, sige po. At tuloy-tuloy na po tayo. Bibigyan ko na ng huling pagkakataon na makabati ang ating guest po ngayon. Yes, ma'am. Hello po sa mga anak ko. Thank you for watching. See you later po. Salamat po sa lahat ng mga viewers. Nawa ay naging blessing po muli ang topic this morning. All right. So sige, Ma'am Julie. Gusto ko lang pasalamatan lahat ng mga nanonood ngayon at yung mga winners. Yeah. Oo, na nakikita natin na nag-e-effort talaga. Yes, dude po. At malaking bagay po 'yan. Huwag niyo kakalimutan na yung unity ng isang area ay napakalaking bagay. Totoo po. Oo. At sige, kita-kita tayo sa Tuesday. Hello, Ian. Maraming salamat sa panonood. May anak ni Ma'am Cez. Number one fan daw siya. Ayan. Hello. At maraming salamat po sa lahat ng nanood po sa amin. And again, see you po next Tuesday. Ingat po tayong lahat. Alright. So again, maraming salamat po for this whole week na marami po tayong natutunan patungkol sa physical, patungkol sa dental, at doon sa pagbubuntis. No, halos lahat na nandito na talaga sa impormasyong pangkalusugan na ito. Kaya magpatuloy po kayo na sumuporta dito sa programang ito at magkita-kita tayo next week for the whole week again of na impormasyon na may bibigay po natin para po sa inyo. Again, wag po kayong aalis dyan. Susunod na po ang The Baptist Lunch. Again, have a great day and have a blessed day to you all.